Hi guys, nandito po muli ako, Sir Dance DIY. Itong nakikita ninyo sa inyong screen ay ang aming wall clock. Ito ay 14 years na naming wall clock. Ayan. So paano ko nalaman na 14 years siya? Dahil meron siyang ito. Naitabi namin yung resibo. Nakadikit tong resibo kanina dun sa likuran ng wall clock. Yan. So, ito ay nabili namin sa focus ko lang ah. Yan. SM Baco Or. Ayan. 249 lamang, no? Yung kanyang presyo. Medyo malabo na. 249, pero yung taon, yan. Dito sa bandang baba. December 20, magpapasko, 2008. Ang cashier ay si Judith. Nakilala pa si Judith. 11:22. Baka 11:22 AM. Maliban na lang kung midnight sale ng SM Baco Or yan ng araw. Okay. So, ugali ko kasi noon pag tabi ng resibo, so, dinidikit ko yan dyan sa likod. Para kung sakaling kung nabili namin to, may defect yung wall clock, pwedeng ibalik, no? O kaya, cover pa siya ng warranty after 1 month, nasira. So, pwedeng ireklamo o paano gagawin kung isusoli sa kung saan namin binilhan. Okay. Ngayon, nakapanood nga pala ako nung dati sa Facebook ng isang wall clock, no? Na kinabit sa vinyl record o plaka. So, meron ako dito isang Japanese vinyl record. Yan. Na plaka. Yan. So, yan. Ang plano ko ngayon, buo kasi yung motor nito. Basag lang kasi yung case, no? Tatapon ko na yung case. So, para magamit ko yung motor, ikakabit ko dito sa plaka o sa vinyl record. So, gusto nyo ba malaman kung paano gawin yan? So, bago ko ipakita sa inyo, intro muna tayo. Tanggalin natin yung seconds, maliit na kamay, tsaka malaking kamay. Tabi muna natin. Dapat kung paano tinanggal, ganun din babalik. Ayun, ang tininawagan ko na ito kanina. So, gamit ang longest, luluwagan lang. So, dapat tanda kung paano kinalas yung pagkakasuntunod ng tagito yung mga screw. Yan. So, shoutout nga pala sa ating mga kaibigang nagpa-plaka na nagbigay sa atin ng mga Japanese vinyl record na to. So, Bernard Bukalan. So, marami siyang binigay sa akin na mga Japanese vinyl na hapon. Siyempre, ang tugtog. So, hindi naman maintindihan. Siguro, maiintindihan naman ako ng mga Japanese artist na yon kung bakit ko sila gagawing wall clock. What? Bro, what are you talking about, man? Dapat i-oversize siya. Tatry natin kung hindi na kailangan barinahin. Gamit lang itong screwdriver. Linulagyan lang natin konti yung butas. So yan. Nagpit na siya. Nagpitan na natin ang long nose.
shoutout nga pala sa ating kaibigan, Ma'am Marisa Esteban, papabate. Yan, si Sir F. Vlogs. Yan, mga kaibigan natin. Subscribe kayo kay Sir F. Vlogs, ha. Ito, try natin na ibalik yung mga kamay ng orasan. Tingnan natin yung maliit na kamay. So, pag nagsiset tayo ng kamay ng orasan, laging 12 o'clock muna. So, siguraduhin natin hindi sila nagtatama. So, yung maliit na kamay, tsaka yung malaking kamay, inuna natin. Tapos, itong seconds, tingnan natin kung pantay. Itong seconds naman, yan. Dapat yung dibalok to ng seconds. Yan. Tingnan natin kung bumalok to. Ito yung lap. Balik natin. Sana tumakbo. O umandar. Huwag tumakbo, baka hindi natin makakabi. Seconds. Yung na mahirap ibalik eh. Seconds. So, ito try natin. Lagyan ng battery. So, ito yung battery. Meron tayong bagong battery. Try natin. Lagyan. A few moments later. I wish that I could turn back the clock. Ayan. So, okay na yung ating DIY vinyl clock na mula sa aming nasirang wall clock na 14 na taon na na bumagsak nga lang kaya nasira. At sa isang vinyl record na Japanese ang kanta. So, ayan. Gumagana na siya. With matching wooden easel. Ayan, yung patungan. And so, okay na siya, no? Pang display, okay rin. So, again, kung kayo napadaan lang sa akin channel, pindot naman po yung subscribe. Then, kung nagustuhan niyo naman ang aking video, paki-like and share ang aking video. This is Sir Benz DIY na nagsasabi na ang musika ay buhay, kaya huwag natin hayaang masayang. At ipagpatuloy lang na ipag-iyo. Bye-bye! Hanggang sa muli! I wish that I could turn back the clock. No, 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 no.